tulad nito mga farmers, oh. Ito yung mga una natin tanim mga farmers, oh. Yung patubo natin. Ayan. Halos malapit na. Halos nakalabas na sa buto mga farmers, oh. Yan ang kasunod bago yung isa. Yan yung mga bago natin. Kasunod niyo mga farmers, oh. Yan yung mga liberica natin. Kung baga ka farmers, yan. Halos 3 years bago magbunga. Kagandahan niyo mga farmers, ah. Habang naghihintay tayo ng pagbunga ng ating liberica, lumalaki yung ating puno ng durian. Isipin mo mga farmers, oh. Nagtanim tayo ng kape. May pakinabang pa tayo paglipas ng panahon mga farmers, oh. Ito makikita niyo mga farmers, oh. Sa kada taon, makapagtanim lang tayo mga farmers na kahit 100 seedling sa bawat taon. At 7 years magtatanim tayo ng durian, isipin mo, sa bawat taon 100, ibig sabihin may 700 na kayong puno ng seedling ng durian. Ganon kabilis mga farmers, ha? Kasabay niyo yun, tuloy-tuloy tayo nag-harvest ng kape. Dahil pagtungtong ng 3 years, nag-harvest na tayo ng liberica. Bukod doon mga farmers, ha, hindi lang liberica ang ating tanim. Meron tayong excelsa, robusta at liberica. Kasabay niyan, ginagawa natin siya ng paraan para yung bunga ng ating kape dumami. Kumbaga, nag-grab tayo, pinagkukumbine natin yung dalawang klase ng kape o tatlo sa isang puno. Kumbaga, pag napabunga natin siya ng marami, halos maganda. Kumbaga, yung liberica, malakas sa init, tapos itatanim natin sa upland, ang idudugtong natin, robusta mga farmers. Ayan. Dami nito mga farmers, ha. Bukod pa yung una natin, meron na akong patubong matataas. Pagtungtong ng December, sabay tanim tayo nitong ating durian. Farmers, oh, ala na tayong pananim dito. Ang ibig sabihin mga farmers, naialis na natin. Ang gagawin natin mga farmers, yung pinutol nating mga bote mga farmers. Ayan. Ganito ako magtanim mga farmers. Oh. Pag meron na ako mga boteng plastic, ito 1.5, nilalagyan ko na ng mga buto yan. Basta sa araw-araw mga farmers, nakapagtanim tayo. Kumbaga, isipin nyo mga farmers, ang tagal pa ng harvest natin. Kung nagtatanim na tayo, dito pa lang mga farmers, kung 4 months tayo nagtatanim at another 4 months sa farm, ayan, ganun kasimple. Lalo na mga farmers kung hindi tayo bibili ng mga seedling. Katulad nito, meron ilang piraso akong naitanim dito. Pag ito'y malalaki na, ayan, ililipat na uli natin. Ang gagawin natin mga farmers, pupunuan na natin siya. Katulad nito, sa bawat araw mga farmers, mapaglagay tayo ng lupa. Kasabay niyon, atin ng ilalagay yung mga seed na gusto natin. Nasa inyo na mga farmers kung anong gusto nyo. Ang dami na ito mga farmers, ha. Tulad nito. Yan. Kailan lang natin tinanim to mga farmers, oh. Isipin nyo, pagtungtong ng 4 months, halos ilang daang puno na ang maitatanim natin sa ating farm. Yan. Gaganda na mga farmers, ha. Yan. Sabay na yan, ilang buwan na lang, harvest na ng ating kape. Farmers, ha, sa pagkakatanim ko, iba-ibang araw tong pagtatanim natin mga farmers. Katulad nito, may pasunod tayong maliliit pa. Pasunod na yan, malalaki na. Yun yung ating liberica mga farmers. At ito yung mga unang tanim natin na nilipat na natin dito mga farmers. Oh. Yan, ilang buwan lang mga farmers. Pagtungtong ng 4 months, pwede na natin siyang itanim. Ganun kasimple mga farmers. Kada araw na nagtatanim tayo, hindi natin namamalayan na ang dami na nating patubong durian mga farmers. Oh. Lalo na yung ating liberica mga farmers, oh, ang gaganda.
Sipin mo, dito pa lang mga farmers, ala pa tayo sa farm. Pagparami na tayo ng seedling. Sakto mga farmers, hindi na ako magdidilig dahil umulan naman. Tulad niyan mga farmers, oh. Yung tubigan ko. Ayan. Ayan. Yan lang ang simpleng paraan ko mga farmers, yung tubig ng ating aircon, pwede natin gamitin pandilig. Ayan. Pero mga farmers, hindi pa tayo makakapunta ng farm dahil ayan, makita nyo. Halos ang dilim pa. Kagabi lang mga farmers, ang lakas ng ulan. Kaya yung mga tanim natin dito mga farmers, ang lulusog na. Ayan. Ito yung ating mga tinanim na kape na Liberica. At ito yung inilipat na natin mga farmers. Ayan. Meron pa yan mga farmers ha. Bukod dito, papakita ko rin sa inyo yung malalaki na rito. Kumbaga, nagsimula tayong magtanim pagkahinog ng ating mga bunga ng durian, saka natin tinatanim mga farmers. Yan. Yan, katulad niyan mga farmers. Oh. Ang dami ko pang patubo oh, mga farmers. Oh. Yan, katulad nito mga farmers. Marami tayong patubong mga durian mga farmers. I'm swimming in everything you share. I'm thinking about jumping in it. Ano yung bibili mo, Giselle? Ha? Sandali. Dahil ko lang tumila ang ulan mga farmers. Ala, hindi na tayo makapunta ng farm. Halos ilang araw na umuulan mga farmers. Oh. Ayan. Yung mga tanim natin mga farmers, tulad niyan, pagkahinto ng ulan, yung gagawin natin na pagtatanim, sisimulan na natin kahit nandito tayo sa bahay. Umaga mga farmers, hindi na naman tayo makapunta. Kung kailan tayo nagpaplano na pumunta ng farm, ayan, simula na naman ang ulan. Alas bakasyon na naman tayo. Hindi tayo pwedeng umakyat mga farmers sa ating farm dahil maputik. Katulad niya, katayuan ng ating kalsada roon. At sinasabi natin sa ating ka-farmers na pumupunta. Kumbaga, may inuutusan tayong pumunta. Kumbaga, kahit nandito tayo mga ka-farmers, araw-araw pumupunta yung ating ka-farmers. Kung paghinto ng ulan, pinapapasyalan natin yan. Para makita natin sitwasyon kung meron tayong papalitan o namatay o nabagsakan ng sanga. Halos ilang araw nag-uulan mga farmers, kasabay na yan o kung kailan tayo pupunta ng farm, umulan. Kaaga-aga mga farmers umulan. Kaya yung isang araw natin, hindi natin sasayangin mga farmers. Pagkatapos natin magtinda at katulad niyan, nakapasok ng mga estudyante, halos madalang ang bumibili. Kaya ang gagawin natin, papasyal-pasyal tayo sa labas at itinatamnan yung mga pinutol nating buting 1.5 na ating gagamitin bilang pagtatanim. Kaya pagtila na ano, kaya ang gagawin natin mga farmers, ang pinakamasarap ngayon, magkape. Sa oras na to, pag gising na umaga, kinakailangan magkape tayo. Bili mo rin. Kala. Yan. sige na. Ano nga, kala ano? May down eh. Mahihayin pa eh. Kalang may down ni saka. Sige na oh. Sampu raw yan, Malin. Oo. Sapi sa klorok. Papalit daw yan oh. Maliligo na ako.